today, ang share ko sa inyo ay kung ano ba yung mga seller tips ng mga great quality na mga picture. Be honest with our buyers. Kuna tayo dun sa TikTok shop. Hi everyone, it's Emmy Grace and welcome back to my channel. So since nandito pa rin tayo sa Shopee seller na mga video tutorials, so sagarin na natin. So lahat ng mga questions talaga na pwede nating ma-ask at masagot din, no, when it comes to being a Shopee seller. Yan, gawin na natin bago ako ulit mag-transition to another vlog or topic din dito sa aking vlog. So for today, ang share ko sa inyo ay kung ano ba yung mga seller tips na pwede ko sa inyong mabigay. So before you start being a Shopee seller, ano nga ba yung mga kailangan nating i-consider? Ano ba talaga yung mga kailangan nating gawin para naman at least maging maayos yung ating Shopee shop? So, yan. So, meron akong ilan-ilan na mga i-share sa inyo kung ano yung mga tips na mabigay ko sa inyo as a Shopee seller. I've been in Shopee siguro mga 2018 yata yun. So, before pa talaga mag-pandemic. So, meron na akong Shopee na shop. Pero hindi ako ganun ka-consistent. Hindi tulad ngayon na, or last 2020 yata, dun talaga ako nag-full blast, nag-full time talaga sa Shopee as a Shopee seller. So, yan. Pero yung mga first years ko talaga, hindi ako masyado nakapag-focus doon kasi nga, meron akong maliliit na mga anak. So, yan. Hindi ko talaga siya matutukan. But now, na malalaki na sila, so yan, nakapag-focus na ako sa aking Shopee shop. So, eto yung mga ilang tips na ibibigay ko sa inyo. So, first thing ay mag-upload kayo ng great quality pictures. Sabihin lang nun na mas maganda yung pictures nyo, mas maayos yung pictures nyo, mas malinaw yung pictures natin na ilalagay or ililist doon sa Shopee natin or sa shop natin, ay mas makaka-attract ito ng mas maraming mga buyers. So, kesa naman, di ba, kapag sobrang labo talaga ng mga pictures na ng mga nakikita natin, di ba, sa ibang mga shop, yun. So, medyo hindi natin siya kiniklik. So, that's number one. Make lang kayo ng mga great quality na mga pictures. So, hindi nyo naman kailangan bumili ng mga camera or kaya naman ang magagandang cellphone. Pero basta maayos lang yung lighting, maayos yung background, at syempre maayos din dapat talaga yung ating mga products pag kinuhanan natin ng picture. So, that's number one. Iyon yung number one tip ko, ay magkaroon tayo ng magandang pictures. Because yun talaga yung unang-unang nakikita ng mga buyers natin. Diba? Pag binuksan natin yung ating Shopee na app, ang nakikita natin talaga ay mga pictures. So, bago pa nila makita yung mga description or kaya kung ano yung name ng ating products, ay makikita muna nila yung mga pictures. Number two ay maging accurate tayo with the description ng ating mga products. So, ito talagang we have to be very honest with our buyers kung ano talaga yung binibenta natin ng mga products. Like, for example, kung ito ba ay pre-loved or well-loved. So, ilalagay natin dun sa description natin. Tapos, kung kailangan nilang mag-manage ng expectations, yan. So, ilagay natin dun. Tapos, kung ilan yung pwede nilang bilhin in one single purchase. So, let's be honest lang with our product description kasi doon talaga tayo makakapag-build ng trust sa ating mga buyers kapag ka-honest tayo with the description ng ating mga products. Tapos pag dumating sa kanila ay the same as described doon sa ating product listing. So that's number two. So maging accurate tayo and very honest with the product description na meron tayo sa ating mga binibenta. So, number three ay set a reasonable price for the items that we are selling. So, ito ay isang bagay din na tinitingnan ng ating mga buyers. So, kung yung items natin ay pre-loved or well-loved, syempre, kailangan hindi naman siya kasing presyo ng brand new or mas mataas pa yung presyo doon sa mga brand new. So, now yung titingnan nyo lang din, okay, magkano ba yung bentahan ng mga journals dito sa Shopee or magkano ba yung bentahan ng mga journals sa marketplace. So, tingnan nyo lang din yon. Tapos, tingnan nyo kung magiging competitive talaga yung price nyo. Kasi minsan, tinitingnan na ng buyer kung yung quality ng product natin, tapos compared to the price, yan. So, meron talaga silang magiging comparison with other competitors na meron tayo dito sa platform ng Shopee. So, yan. So, let's have a reasonable price. Pero kung ito ay mga gadgets, yan, of course, medyo mataas yung presyo nito. Pero reasonable pa rin dapat na still we're on the competition. So, hindi naman din yung maiiwan tayo dahil sobrang mahal talaga ng presyo natin. So, yan. Ito yung mga kailangan nating i-consider now kung medyo mataas yung
pagkakuha nyo ng mga items or raw materials, yung mga ganon. So, talagang kailangan pag-aralan nyo mabuti kung paano yung magiging pricing strategy nyo para at least magiging competitive yung inyong presyo sa Shopee. So, that's number 3. Number 4 ay mag-build lang tayo ng loyalty sa ating mga buyers. So, yung gaining trust ay importante para sa ating mga sellers para at least talagang babalik at babalik talaga yung mga buyers natin doon sa ating shop. So, syempre, hindi lang naman isang product yung meron tayo doon sa ating shop. Pero I believe na dadami talaga yung mga products natin sa shop. Ako, ganun talaga yung thinking ko, na nadami talaga yung mga products ko. Magiging resource talaga, learning resources yung aking shop sa Shopee. And yan, so ang goal ko talaga ay bumalik nang bumalik yung aking mga buyers. So yan, so para makapag-gain tayo ng trust sa ating mga buyers, ay talagang kailangan nating i-build yung kanilang mga trust at loyalty para sa atin. So that's number 4. Number 5 naman ay magkaroon tayo ng mga promotions, sales discounts, at kung ano-ano pang mga vouchers na pwede nating ibigay sa ating mga buyers. So, nung una, nung nagsisimula ako, ay nagbibigay din talaga ako ng mga discounts, vouchers, ganyan. So, yan. Yun yung ginawa kong strategy para magkaroon din talaga ako ng pool of buyers. So, ngayon, ang ginagawa ko na lang, like for example, anniversary ng shop ko, so magbibigay ako ng 20% discount, or kaya naman pag Christmas, ganun din, meron ding discount, at pag New Year or end of the year sale. So, yung mga ganyan. So, nagbibigay din ako ng discount. Dati, sinasabayan ko din yung mga sales sa Shopee. Like, for example, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5. So, yung mga ganyan, sinasabayan ko din yon. And then, dati din, ang ginagawa ko din, sinasabayan ko din yung mga payday sale. So, kapag payday, meron din akong binibigay na discount sa mga customers. Pero, yon, kailangan nyo lang tingnan din kung ilang percent ba yung bibigay nyo discount, kasi baka naman talaga malugi kayo or wala na talaga kayong kitain. So, computing nyo lang mabuti kung magkano or kung ilan yung percentage ng discount yung bibigay nyo sa inyong mga buyers. Meron akong ginawa, by the way, na isang video tutorial about yung kung paano tayo mag-compute ng ating seller fees para makita nyo din kung meron pa kayong avenue or leeway talaga na makapagbigay ng discount sa inyong mga buyers. So, yan. Lalagay ko yung link doon down in the description box or kaya dito sa card natin sa itaas. So, yun. Shopee seller fees. Nagawa ako ng video tutorial. So, that's number 5 na ba yun? So, that's number 5. Magkaroon tayo ng mga promotions, discounts, vouchers para sa ating mga buyers. Number 6 ay ilink natin yung ating mga product listing or kaya naman yung ating shop, ating mga social media accounts. So ito, very effective ito. Nung nagsisimula ako, binuild ko din talaga muna yung social media platform ko. Like for example, yung Facebook na Graceful Homeschooling. So binuild ko talaga siya. Ang ginawa kong strategy ay talaga nag-share ako about things about homeschooling, about homemaking, about lifestyle. So, nagbigay ako ng mga tips doon kung paano ginagawa yung homeschooling, paano ba yung homemaking, ano ba yung magiging maayos na bahay, yung mga ganyan. Tapos, grocery list, grocery items. So, yung mga ganun yung shinare ko talaga. Binuild ko talaga yung Facebook page na Graceful Homeschooling. Tapos, until eventually, madami talaga nagla-like na ng page. And then, doon ako nag-start talaga na mag-post din nung about sa Graceful Homeschooling na learning resources. So, meron na ako talaga na build na mga na community sa aking page. Tapos, doon ko na lang din kino-course through sometimes yung mga products ko sa Graceful Homeschooling dito sa Shopee. So, yan. So, maaari nyo ding ilagay yon sa inyong mga social media platforms na ginagamit. Like, for example, Instagram. Hindi lang siya pwede sa TikTok kasi meron sariling TikTok shop sa TikTok. So, by the way, post muna tayo doon sa TikTok shop kasi hindi ko pa talaga siya naharap hanggang ngayon. Pero meron ako actually TikTok shop, kaya lang hindi ko pa siya masyadong na-maximize. So, yan. Saka na ako mag-share about dun sa TikTok shop kapag talagang na-build ko na din talaga yung shop ko sa TikTok. Yan. So, yun yung number 6. So, mag-share lang tayo na mag-share ng mga product listing natin sa ating mga social media. Pero let's be responsible lang din na hindi naman talaga lahat ng mga nakikita na post sa atin sa ating mga social media accounts ay puro mga pagbebenta na lang or kaya yung mga links na lang ng mga products na to. But ako ang ginagawa ko usually ay nag-share ako, like for example, yung book na Hiraya. So instead of just
putting the link ng product. So, ginagawa ko ay meron akong pictures kung paano namin ginagamit yung book, tapos kung paano na-enjoy ng mga bata yung book, and paano sila natutulungan when it comes to our subject sa Filipino. Kaya, yan. Tapos, ililink ko lang din yung product doon. So, yan. So, let's be responsible talaga in posting din sa ating mga social media platforms. So, that's number 6. And then, number 7, I always provide shipment proof. So, ito, ito yung medyo nakakalimutan ko na yata itong gawin kasi hindi na ako masyadong nagpipicture talaga kasi minsan kapag dumating talaga yung orders, dagsa talaga sila. So, I don't have the time na talaga na picture rin isa-isa, but I make sure lang. So, ginagawa ko talaga ay nagpiprint ako ng packing list para at least wala talaga ako makakalimutan na mga items na in-order ng aking mga buyers. Tapos, check ko lang yon, bibilugan ko lahat ng mga quantity para at least alam ko lang din talaga na tama yung yung pinak na orders ko. Pero mas magandang gawin talaga ay ipipicturean nyo na isa-isa. Or halimbawa, si buyer A ay meron siyang order, tatlong orders, so Hiraya, tapos flashcards, and then yung mga posters. So ang mas maganda talaga ay picturean nyo yung buong order niya, tapos isesend natin ito sa ating mga buyers. So yun, magbibuild din talaga ng trust yun para sa ating mga buyers na okay, so bago pa wala niya ipack, itong mga orders ko ay pinipicturean niya para lang din mapakita sa akin kung tama yung orders ko. So, yan. So, mag-provide lang tayo ng shipment proof para sa ating mga buyers para ma-build natin yung trust nila para sa atin. So, that's number 7. And then, number 8 ay always stock up your listing. So, kailangan meron tayo palaging stock sa ating listing. Meron ako sa shop na pre-order siya. So, yung mga pre-orders na to ay usually ito yung mga learning packs na sobrang dami talaga sa isang pack lang. And hindi ko talaga siya kayang stock up dahil maraming materials ako na kailangan dito. Yan, tapos mas maraming time din para gawin siya. So, ang ginagawa ko lang ay nakalagay doon ay pre-order siya. So, like for example, pre-order siya and then it will be shipped to you after 10 days. So, yan. At least meron akong time to do yung mga products na to. Tapos meron din akong time na ipack talaga ng maayos yung mga products na yon. And number 9 ay kung pwede kayo magbigay ng simple note para din sa inyong mga buyers. So, mas maganda yon. Tapos, kung meron din kayong pwedeng mabigay na freebie, okay na okay din yon para sa ating mga buyers. So, ako, usually, ang nilalagay ko doon ay mga stickers, ganyan. Tapos, meron din akong note na kagaya nito. Nakalagay dito, "Dear parents, I personally like to thank you, to thank and honor you for investing in the life of your child." So, mahaba yung aking letter sa kanila, sa mga parents. Pero, sobrang, merong mga parents talaga na bumabalik sa akin na sinasabi nila na sobrang nakaka-encourage yung letter na to para sa kanila. And, na-appreciate talaga nila yung mga ganitong klaseng mga notes. Well, simple notes lang would do. Like, for example, thank you so much for supporting my small business. We really appreciate you buying from us. So, yung mga ganong notes lang, sobrang makaka- encourage na rin yun sa mga buyers natin. And, nakaka-touch na rin yun. And finally, number 10 ay kailangan natin ipack ng maayos yung ating mga orders. So, tayo bilang mga sellers, let's be responsible lang din talaga sa pagpapack ng ating mga orders. Kailangan maayos, tapos maganda at maayos pa rin na makakarating yung mga orders ng ating mga buyers. So, kung sa kanila, they value talaga kung gaano natin talaga inalagaan yung mga orders nila, kung paano natin pinak talaga yung orders nila. So, sa ating mga sellers, importante din yon dahil ang kapalit naman ng maayos na pagpapack natin ng mga orders ay yung review din ng ating mga buyers. So, talagang natutuwa talaga sila na sa packaging pa lang natin, sobrang nakita na nila yung effort natin na maalagaan din yung mga orders nila. So, that's number 10. Make sure na ayusin talaga natin yung ating packaging, yung pagpapack natin ng mga orders ng ating mga buyers. So yan, ito yung aking 10 Shopee seller tips. So I hope na nakatulong itong video na to sa inyo, lalo na dun sa mga new Shopee sellers or sa mga nagdi-desire pa lang na magkaroon ng Shopee na shop. Yan, sana nakatulong itong video na to sa inyo. So kung nakatulong itong video na to sa inyo, please give this video a big thumbs up. And meron akong isang playlist about being a Shopee seller. So, or yung step-by-step na mga video tutorials about being a Shopee seller. So, ilalagay ko yung link nun down in the description box. And I hope that I'll see you again on my next one. God bless everyone. And I will see you around.
Bye!